masasabi mo sa mga nagbabagsak presyo? Ha? Sa mga nagbabagsak presyo? Ina naman eh. Mahirap magtrabaho, mahal ang materyales. Maawa naman kayo sa sarili nyo. At maawa rin naman kayo sa iba. Nakatake na ba? Tara, pumasok muna natin sa bahay. Ito nga pala, third floor rooftop. Bale, under construction. Bale, ito, kapitbahay namin yan. Ito sa bahay. Ito tayo sa bahay na talaga namin. Tara, pasok tayo sa laboratorio ko. Ayos ito ah. Pwede mo pa sungkit ng bangga to? Sir, take na basket. Tayo, sir. Ay, sorry. Take na ba? Bale, ako nga pala si Felmar Manrique. Ako ang manager. Tsaka production na rin, lahat-lahat, sa Printyard Inc. Nag-start ako mag-freelance way back 2017. Bali, ang starting capital ko is almost 4,000 lang para pambili ng frame na kahoy tsaka heat press. Sa isang buwan, kumikita naman ako ng roughly... medyo enough naman para bayaran yung bills and... yung supplies ng shop. Biggest struggle ko dito sa industry na to, siguro, firstly, yung mga, ano, yung mga customer na barat. Kasi, syempre, mahirap din naman yung nagtatrabaho ka. Halos wala ka nang kinikita kasi babarating ka ng gusto. And then, syempre, puyat. Siguro naman, marami sa, alam ninyo, marami sa amin, madalas talaga gabi. So, kailangan mo talagang mamuhunan sa puyat. Mga nag-handle ng tauhan siguro para sa akin syempre tatuhin mo silang parang open ka sa kanila, iba pa rin yung at is sa'yo yung tao. Yun, in that way magtatagal sa'yo yung tao and then parang syempre kung may problema mas madali silang mag-open up sa'yo. Goal ko as of now syempre mag-expand ba ng ano ng clients, more clients. Sa mga gustong pumasok sa ganitong business, sabi nga nila, life is an never-ending lesson, tsaka kailangan lagi kang nag-aaral. Kahit alam mo na, dapat lagi mong inaaral para ma-enhance mo pa yung alam mo. Hindi porket alam mo na, pababayaan mo na yung pag-i-improve ng skills mo. And then, siguro, biggest advice, never give up. Kasi, syempre, hindi natin maalis yun. Lagi tayo may mali. As we go along, may improve mo yun. Yung mali mo, parang ma-overcome mo yun paunti-unti. Bale, ito yung production area ko. Lahat ng kinocure namin, dito namin kinocure sa heat press, which is 15 by 15. And then, I'd like you to meet my baby. It's a 6 by 6 rotary. 6 platens, 6 color. Tapos, ito nga pala yung infrared flash dryer ko, which is hindi siya gumagamit ng bulbs para initin ng pintura. Kung makikita natin sa ilalim, isa siyang infrared panel. Bale, isang buo lang siya na may heater sa loob. Radiant heat ang gamit niya para magtuyo ng ink. Hindi kagaya nung conventional na flash dryers which utilizes bulbs para matuyo yung ink. Dito naman sa likod, isang drying box. Dito ko tinutuyo yung ano, yung mga screen pag galing sa reclaim. And then syempre, pag naglagay ako ng emulsion, dito ko na siya tinutuyo. Bali, yan nilagyan ko ng ano, ng hair dryer para may pumapasok na mainit na hangin para mag-speed up yung pagtuyo natin ng ano ng mga screen as well as storage na rin siya. Kunyari inabot ako ng ano, pagod na ako, hindi ko na kaya mag-ano dahil may araw na, dito ko na rin siya ini-store para medyo light safe. And then dito exposure table, as in table lang siya, sabi nga nila ano, skeleton, puro skeleton yung gamit ko rito. And then ito may anim na bulbs na UVA na kulay blue. Gumamit din ako ng timer para dito. Pwede natin set ng mas maigsi para makita nyo na namamatay siya na ano.
Ayan, sinet natin na mas mababa. Ayun, namatay na. Okay, that's about it. Yan lang yung mga gamit ko rito. And then, skills na yung iba. So, nakita nyo na ang laboratorio ko. Pwede na kayong umalis. Huwag na kayong babalik.